Mahigit 1,000,000 botante pa lamang ang nagpaparehistro para sa eleksyon sa susunod na taon ayon sa COMELEC. Mas mababa yan sa target na 5,000,000. Pero paalala ng COMELEC, hanggang Setyembre na lamang ang voter registration at malabo na itong ma-extend pa. May report si Marie Zumali. Sa 5,000,000 target na botanteng maiparehistro hanggang Setyembre ngayong taon, nasa 1.2 million pa lang ang nagpaparehistro para makaboto sa eleksyon 2022 ayon sa COMELEC. Mababa raw talaga kung tutuusin. At ang sanhi, ang COVID-19 pandemic. Obviously, people are afraid of contracting COVID, so maingat sila. Nagkaroon ng limitation on mobility. People who are 20 and below, as well as people who were 65 and up, were restricted from leaving their homes. Number three naman, because of COVID, bumaba yung capacity ng COMELEC offices. Hanggang Setyembre lang ang voter registration. Wala na raw yan extension. Pagdating kasi ng Oktubre, simula na ng filing ng Certificate of Candidacy. Nagpaalala rin ang COMELEC sa lahat ng mga kabataan na bagamat wala pa sa legal na edad o voting age na 18 taong gulang sa ngayon, pero pagdating ng eleksyon sa May 9, 2022 ay 18 anyos na, ay magparehistro na rin ngayon at huwag nang hintayin pa ang inyong mismong kaarawan. Baka kasi sa pagpapatumpik-tumpik, baka di pa raw po ninyo matamasa ang karapatang makaboto. Mag-e-extend naman daw ng registration hours at magbubukas din hanggang araw ng Sabado ang COMELEC para sa voter registration. Sabi ng COMELEC, kailangan na personal na magparehistro. Number one, Republic Act 8189 requires personal appearance, and then the mandatory biometrics law requires we get biometrics, and biometrics can't be recorded online. Mariz Umali, GMA News.